Ang mga Pinoy boxing fans ay nag-aabang kung sino ang Pinoy prospect na kaabang-abang ang mga laban. Yun talagang ma-action, siguradong bagsak ang mga kalaban para makaiwas sa dayaan. At lalo na pag itapat ito sa mga Japanese boxer na kung saan sa kanilang balwarte palagi naganap ang laban. Isa na nga dito itong tubong General Santos City na si Joey Madiral Canoy na mula sa lugar na pinanggalingan na nag-iisang 8th Division World Champion na si Manny Pacquiao. Si Canoy mga tol ay nagmula sa tatlong magkasunod na panalo kasama na dito itong pagdayo ni Kabayan sa bansang Japan kung saan nakakatapat dito ang tiyuhin ni Naoya Inoue, ang veteranong Japanese champion na si Kenichi Horikawa na 41 na panalo na sa kanyang karera na isang WBO Asia Pacific Light Flyweight Champion at isang Japan Boxing Commission Light Flyweight Champion. Kaya sa laban na ito mga tol ay napakadihado ng ating pambato kung saan nangako ang Hapon na pabagsakin ang bagitong Pinoy, habang ang fans ng Hapon ay nag-aabang kung anong rounds matutulog si Kabayan. Para mga tol, ating panoorin kung paano tinalo ng batang jinsan itong veteranong pambato ng mga Hapon mismo sa kanilang balwarte. Dala ng ating pambato na si Canoy ang kartadang 18 wins, 5 losses na may 10 knockouts, habang ang Hapon naman na si Kenichi Horikawa ay may kartadang 41 wins, 17 losses at may 14 knockouts. Ito ay para sa bakanting Oriental and Pacific Boxing Federation Light Flyweight title na ginanap sa Aegon Arena sa Osaka, Japan. Sa pagbukas ng round 1 mga tol, gusto na kaagad pabagsakin ng Hapon si Canoy gamit ang pag-atake sa bodega, habang nag-counter naman ang batang Pinoy na naka-black short. Kumplansa yun! So. Tulo! Isang bagsak lang. Sa round 2 mga tol, kinabahan ng mga fans ng Hapon nang pinaulan na ni Canoy ng maraming suntok ang kanilang pambato. Sa round 3 mga tol, grabe ang sigawan ng mga Hapon pag tumama ang kanilang pambato. Galaw! Sa round 4 mga tol, ang Hapon pa rin ang lumalapit ngunit tinatamaan siya ng mga counter ni Kabayan. Nice counter. Nice counter.
Dito sa round 5 mga tol, mas lalong lumalakas ang palitan ng suntok ng dalawang boxers kung saan naghihiyawan naman ang mga Hapon sa suporta sa kanilang champion. Sa round 6 mga tol, sabayan ang dalawang boksingero habang pinupunteriya ng Hapon ang bodega ng Pinoy. Sa round 7 mga tol, maraming suntok na ang naipatama ni Kanoy, ngunit nagpakita din ng tibay ang Hapon. Mula sa kaliwang uppercut ng batang Pinoy, talagang bulagta ang tiyuhin ni Inoue at diretso ito tulog at pinagtulungan pa nilang gisingin. Nakuha ni Kanoy ang technical knockout na panalo sa loob ng round 7 at naging Oriental Pacific Boxing Federation Light Flyweight Champion. Salamat sa iyong suporta sa mga kapwa kong seaman, mga OFW at mga boxing fans. Joy Kanoy! Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni Bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.